Naghahangad ka ba ng buhay na problem-free? Maligayang araw ng Sabado, Kapanalig. Dakilain natin ang Panginoong Hesukristo na siyang bukal ng pag-ibig at buhay na ganap at kasiyasiya. Lahat tayo naghahangad ng buhay na masaya at problem-free. Pero imposible ito habang nabubuhay pa tayo dito sa mundo. Pero kapag hinarap natin ang problema kasama si Kristo, maging magaan ang pagharap natin ito at higit sa lahat, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang pahayag ng Panginoon na anuman ang hingin natin sa Ama sa Kanyang ngalan, matatamo natin sa mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagang, "Sa araw na iyon, wala na kayong itatanong sa akin, sapagkat talagang sinasabi ko sa inyo na anumang hilingin nyo sa Ama sa ngalan ko, ay ipagkakaloob niya sa inyo. Wala pa kayong nahiling sa ngalan ko, humiling kayo ngayon, at tatanggap kayo at malulubos ang kagalakan ninyo. Sa paghahambing ko lamang ipinahayag sa inyo ang mga ito. Ngunit, palapit na ang oras na hindi na ako gagamit ng paghahambing, kundi tahasan ko nang ihahayag sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa ngalan ko kayo hihiling sa araw na iyon. Hindi ko ibig sabihin na hihingi ako sa Ama, alang-alang sa inyo. Ngunit mismong ang Ama ang umiibig sa inyo dahil umiibig kayo sa akin at naniniwala na mula ako sa Diyos. Galing ako mula sa Ama at dumating sa mundo. Muli kong iniiwan ang mundo at papunta sa Ama." Ang Panginoong Hesus ay nagsasalita kadalasan sa mga talinhaga. Ano ang dahilan? Dahil kung ang pagsasalita ay patalinhaga, hindi lang ito mapapakinggan, kung hindi madarama ng puso. Dahil maaring ito ay ating karanasan, kaya hindi lang ito ipapasok sa ating isipan. Pero sinabi rin ng Panginoong Hesus na darating ang panahon na tuwiran na ang kanyang pagsasalita at maliwanag na sasabihin ang tungkol sa kanyang Ama. Ang nananalig, madaling makakaunawa. Samantalang ang hindi nananalig, mananatili sa kadiliman at kalungkutan. Kung ang puso ay puspos ng pagmamahal, hindi ito kayang sarilinin. Katunayan, kayang yakapin ng puso ang buong mundo dahil ang pusong nagmamahal ay walang limitasyon. Mga kapanalig, ang paghalimbawa ng pagkakilala at pagtanggap ng Panginoong Hesus ay tulad ng isang babae na nagsilang ng sanggol. Madaranasan ang masidhing lumbay dahil sa sakit na daranasin. Pero kapag naisilang na ang sanggol, walang hanggang galak ang dulot nito. Magagalak nga tayo at mananatili sa landas ng kaliwanagan kung ang pagmamahal ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesus ang sa ating mananahan. Pag sumikapan nawa nating isabuhay at ibahagi ang magandang karanasan natin sa ating Panginoong Hesus at maging instrumento tayo ng pagpapahayag ng salita ng Diyos upang maranasan din ng iba ang walang hanggang kaligayahan. Mga kapanalig, support Pauline's Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nagpapaalalang anuman ang ating gawain at mga pinaplano sa buhay, lagi natin itong simulan sa pananalig at pagtitiwala sa Panginoong Hesukristong muling nabuhay.